sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyat na nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli, isang magandang gabi po sa inyong lahat. O, dito na kayo. Mga kapatid, ito malimit kong nararanasan to kapag nagbibinyag, lalo na sa Pilipinas, ay talagang kakaiba ang mga pangalan ng mga bata ngayon. Noon, laging ang simula ng pangalan ng babae ay Maria. Ang simula ng pangalan ng lalaki noon ay Jose. Noon, ang pangalan ng bata ay minsan nakapangalan sa santo. Ngayon, iba na. Kasi kapag pinangalanan mo ang bata, nakapangalan ng mga santo, yung mga lumang santo, tulad ng mga Procopio. Yaks! Procopio ang pangalan mo, ang bantot. Ngayon, ang mga pangalan ng bata, kakaiba. Parang wala na siyang kahulugan. Ang tanging kahulugan niya lang ay dahil uso yan. Naalala ko, noon, sikat pa si Bon Jovi. Alam niyo yung pangalan nung bata? Si Bon Jovi mismo. Noon, sikat yung kantang Aserje. Ang pangalan ng bata, nung bibi niya, anong pangalan nito? Aserje, who father? At talaga, sabi ko, so paano natin bibindagan ito? Ganito. Ha, kaedad ko kayo. Inabot niyo. Di ba? Kakaiba. Lalo na ngayong panahon na ito. Ang tatapang ng mga pangalan ng bata. Gusto nila yung mas matapang. Bruno. Di ba? Hindi lang Bruno, mas dinagdagan Brunong pangil. Di ba?
Kakaiba ang mga pangalan ng mga bata ngayon. Tapos, yung iba, iniuuso kung ano yung uso ngayon. Naalala ko, may nagpabinyag. Ito ang uso pang cellphone noon. Ang pangalan ng bata, Nokia. Sabi ko, saan ang charger nito? Nakakaiba. Nakakaiba. Mayroon pang tatay, nagpabinyag sa pare, pinabinyagan yung anak. Unang pangalan ng anak, napakaganda. Honda. Sabi ng pare, bakit Honda? Father, mahilig ko kasi ako sa sasakyan. Kabibili ko lang. So, pinangalan ko sa anak ko. Sabi ng tatay, oh, sige. Sabi ng pare, sige. Honda, binibinyag kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. After 1 year, pumasok na naman. Nagpabinyag na naman. Ang pangalan ng bata ay Kawasaki. Bakit? May nakabili ako ng motorsiklo, Father. Pinangalan ko sa bata. Kasunod, after a year, meron na naman. Sabi niya, ay, Father, hindi na ito. Babae na eh. Babae. Anong pangalan? Mercedes. Mercedes. Wala pa rin. Sabi ng pare, hanggang kailan ka hihinto na ipangalan mo sa anak mo sa sasakyan? Last na ito, Father. Another year, dumating ang ipinangalan sa anak, sabi ko. O sabi ng pare, baka naman, sasakyan na naman ito. Ay, hindi, Father. Ngayon, bago na ito. Ang pangalan ng anak ko, Brian Mark Walter. Talaga, sabi ng pare, talagang magandang pangalan ng anak mo. In short, Father, BMW. Sabi ng pare, eh, anong gusto mong ibuhos ko sa bata? Gasolina o krodo? Diba? Mga kapatid, parang ganito. Kadali ang magpangalan sa bata. Hindi. Meron pa kayong ipinagdudugtong yung pangalan ng bata. Diba? Yung pangalan ng tatay at saka pangalan ng nanay. Minsan maganda. Minsan hindi rin. Katulad nito, ang pangalan ng nanay ay si Corazon. Ang pangalan ng tatay, si Tony. Pinagdugtong ang pangalan nila sa pangalan ng bata. Ang pangalan ng bata tuloy ay Koto. Palagi ko, sunod doon, Lisa. Ay, mas matindi ito. Minsan pinagpipilitan kasi ang pangalan ng lolo dapat nandun din. Ang pangalan ng lola nandun din. Ay ito, ang pangalan ng lola ay Consolacion. Ang pangalan ng lolo ay Domingo. Pinagtugtong. Ang pangit. Ang pangalan ng bata, Condom. Kung anak niyo yun, pabibinyagan niyo ba? Sa halip na bonnet ang suot ng bata, ano? Mga kapatid, hindi ganun kadali ang pagpapangalan. Katulad ngayon, sa Ebanghelyong ipinahayag, si Juan Bautista ay papangalanan na. Ang sabi nila ng mga tao, ang pangalan niya dapat Zacarias kasi yun ang pangalan ng tatay niya. Pero sabi ng nanay niya, hindi. Juan ang pangalan niya. Ang problema, yung tatay hindi makapagsalita. So binigyan ng cellphone, paki-text. Pinasulat, anong gusto mong ipangalan sa batang ito? Ang sagot ng tatay, Juan ang pangalan niya. Kaya, naging Juan, si Juan Bautista. Namangha ang lahat
Kaya anong sabi nila? Ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Mga kapatid, si Juan ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. At pinatnubayan siya ng kanyang mga magulang. Nais ko sanang ibahagi sa ikawalong gabi ng ating simbang gabi ay yung responsibilidad ng magulang sa anak. Sa lumang tipan, ang pagpapangalan ay nagpapahiwati na ang nagbibigay ng pangalan sa isang tao, sa isang bagay, sa isang nilalang, it requires duty and responsibility. Sa Genesis, sa creation, human beings, our forefathers, they were given a responsibility to name all creatures. And that they became shepherd, they became caretaker of the whole creation. Because naming the creation or the creature requires responsibility to the one who gave the name. Ngayon, sa mga magulang, ito din po ang hamon. Kayo po ang nagbigay ng pangalan sa mga anak nyo. Kasi napakabata pa nila para sabihin na ito po ang pangalan ko. Pwede ko ba ang pangalan ko ay MacArthur? Di ba? Hindi yun eh. Kung binigyan lang ako ng pagkakataon ng nanay ko, hindi Chito ang pipiliin ko na pangalan. Dapat Piolo. Di kaya Clark. Di ba? Hindi. Napakabata pa nila ng bata para i-claim ang rights nila. That's why magulang, responsibilidad ninyo ang pagpapangalan sa bata. Responsibilidad ninyo ang pagpapalaki sa bata. Pero ang responsibilidad na ito ay hindi kapangyarihan para i-manipulate ang bata, kundi palakihin ang bata ng maayos. Sa mga mag-asawa na nandirito, na naikasal na sa simbahan, isa sa mga tinatanong kapag nagsuscrutiny ang pare, tinatanong doon, nakahanda ba kayo na alagaan ang mga supling na ibibigay sa inyo ng Panginoon at palalakihin sila ayon sa turo at ebanghelyo ni Jesus? Ang tanong, napapalaki ba ang mga bata ayon sa plano ng Diyos o ayon sa plano ninyo? Napapalaki ba ang mga bata nang malapit sa Diyos o habang lumalaki sila, lumalayo sila sa Diyos? Dahil responsibilidad po ito. Magulang, pwede ko bang malaman, pakitaas po ang kamay ng mga magulang. Please, magulang, hindi po yung mga magugulang. Okay? Salamat po magulang. Responsibilidad ito. Malimit, naririnig natin na ang kabataan ay pag-asa ng hindi ko kayo marinig. Ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero hindi po ito buong katotohanan. Dahil magulang, higit sa lahat, kayo talaga ang pag-asa ng bayan.
Walang bata na lumaki na hindi inalalayan ng magulang. Meron ba ditong bata na paglabas na ng tiyan ay humiwalay na kaagad sa kanyang magulang? Huwag niyo ko pakialaman. Wala niyo ko pakialaman. Hoha! Hoha! Di ba? Meron ba ditong bata na nakapagsalita na agad sabi, I claim my right. 1-6-3. Bantay, bata. Di ba? Wala! Pinalaki kayo, tayo, ako, ng magulang natin. Pinatnubayan ng magulang natin. At dahil maayos ang patnubay ng magulang, naging maayos din tayong mga anak. Kaya magulang, sa inyo talaga nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating simbahan. Kasi kapag hindi nyo pinalaki ng maayos ang mga anak nyo, ano na lang kaya ang kinabukasan ng bayan natin? Halimbawa, pinalaki mo ang anak mo bilang adik. As in, adik. Dati, nagmamariwana. Ngayon, nagsasabon na. Nag-level up. Di ba? Pero dahil wala ka ng panustos sa bisyo niya, ang tinitira niya ngayon, kilikili na. Di ba? Kung yan ang pagpapalaki mo sa anak mo, ano ang magiging kinabukasan ng bayan mo? Anong magiging kinabukasan ng simbahan? Ang kinabukasan nakasalalay sa inyo. Kung hindi natin magulang, maituturo ang maayos at maihanda ang kinabukasan ng mga bata, wala rin tayong maging kinabukasan. At kung yun ang gusto nating kinabukasan, yun nga ang mangyayari. Ngayon, ito po ang hamon sa atin. Magulang, nakasalalay po sa inyo ang kinabukasan ng mga kabataan at ng ating bayan at simbahan. Now, the challenges. Be like Zacharias. Be like Elizabeth. Be a responsible parent. How? Una, hindi sapat na mapag-aral mo ang anak mo. Hindi sapat na matustusan mo ang pangangailangan ng anak mo. Maging mabuti kang provider, but not exactly as a good parent. Kasi ito, kamalayan na ito sa Pilipinas ngayon. Yung mga bata, pinapapasok natin sa Catholic school. Yeah. Napakaganda. Napakahusay ng bata. Ang galing ng bata sa math. Ang galing ng bata sa science. Pero pagdating sa religion, bagsak. Yung bata, saan ho ba natutong magdasal? Sa iyo magulang o sa catechist? Yung bata po ba ay natutong magdasal sa iyo o sa paaralan? Kasi kapag ang bata natutong magdasal sa iba, isa lang ang ibig sabihin nito, nabawasan ang influensya mo, moral and spiritual influence mo sa batang ito. Kaya pag nagsalita ka tungkol sa Diyos at tungkol sa kabutihan, hindi gaganong pinapakinggan ng bata kasi hindi niya nakilala ang Diyos sa pamamagitan mo. Nakilala niya ang Diyos sa ibang tao na naramdaman niya na may Diyos sa kanila. Isang
diretsong tanong, masakit po ito, pero kailangan kong sabihin. Magulang, sa tingin mo ba, nakikita, nararamdaman ng mga anak mo na may Diyos sa buhay mo? Hello. Hi. Halimbawa, pag kumakain ba kayo bago magsimulang kumain, nagdarasal pa ba kayo? Yes. Mukhang ilan lang ang kumakain dito. Nagdarasal pa ba kayo? Yes. Nakikita ba ng mga anak nyo na bago magsimula, nagdarasal muna? Bago magsimulang kumain? Yes. Or ang nakikita ng mga anak ninyo, bago magsimulang kumain, huhugot mo na ng cellphone, pipicturan yung kakainin. Sandali lang. Bakit mo? Picture muna. Saka i-upload sa Facebook, saka lamang magdarasal. Oh, dasal mo na tayo. In the name of the Father, ma-dessert na yun. Nakapag-dessert na, saka malamang maya. Maalala ang magdasal. Nakikita ba ng mga anak nyo na nagdarasal kayo bilang mag-asawa? O nadadala nyo ba sa panalangin ang mga anak nyo? O ang nagdadala sa panalangin sa mga anak nyo, yung yaya nila, yung tita nila? Mga kapatid, ayaw ko maging malungkot ang Pasko, pero ayaw ko rin na magdiwang tayo ng Pasko na wala tayong nagagawa sa mga mahal natin sa buhay. It's not too late to start all over again. Kasi bago maging huli, gumawa ka na. Kasi kapag nawalan ka ng moral command sa mga anak mo, malaki ang posibilidad na mamawawalan ka rin ng spiritual command, na paniniwalaan ka ng bata tungkol sa Diyos na sinasabi mo kasi hindi ka niya nakikitaan. Isa pa, yung mga bata, pag sumisimba, nakapagtalon, nakabihis ng maayos, lalo na nung First Communion. Yan ang turo eh. Pag First Communion, dapat nakaganito ka. Tapos dahan-dahan ka. Diba? Oops, nakamahulog ako. Tapos marangan mong tatanggapin ang katawan ni Kristo. Yan ang turo sa bata. Kaya pinatahian niyo pa. Nakaputi na long sleeve yung bata. Tsaka naka-black na pantalon. Napagkamalan ngang waiter siya. Diba? Pero bakit after First Communion, hindi na makapagsuot ng maayos na damit yung bata? Nagsimula na rin siyang magsuot ng Jordan short number 23. At saka naka-jersey pag sumisimba. Minsan nakapadyama pa. Why? Kasi tuwing sisimba kayo, magulang ito ang suot mo. So awkward sa bata na siya nakaporma ng tatay niya, nakashort lang. Kung ganito natin turuan ang kinabukasan ng mga bata natin, expect na sa simbahang Pinoy, balang araw, naka-short na lang tayo at naka-sleeveless habang sumisimba. Is this how the way we worship our God? Is it how the way we meet our God? Is this the way we bring our children closer to God? Malaki din ang posibilidad na yung sense of respect sa Diyos ay mawawala sa bata. Dahil ang Diyos ay naging ordinaryo lang sa kanya.
Bakit? Kasi walang pinagkaiba ang Diyos na makikita ko sa simbahan that I have to pray to my God and worship Him sa beach. Kasi nakapang beach ka eh. Tapos naka-chinelas ka. Kaya sabi mo, ay, hindi chinelas to Father. Mahal to, flip-flops. Mas mahal to kaysa sapatos nyo. Habayanos. Diba? Ang Diyos na siyang kinikilala mo, who is your extraordinary God, who is divine, became an ordinary one. Paano nangyari yun? Kasi ito ang Diyos na pinakilala mo. Kaya kung dumating ang pagkakataon na hindi na ginagalang ng bata, ang loob ng simbahan, it was not their fault, it's ours. Dahil doon tayo nagkulang. Dahil ito ang Diyos na pinakilala natin. Magulang, ang kinabukasan ng bayan, ang kinabukasan ng simbahan, nakasalalay sa iyo, sa akin. Sa gabing ito, ito ang hamon ko sa ating lahat. Ibalik natin ang pananampalatayang Pinoy. Moderno ang lugar na ito. Pero hindi naman dapat naging moderno ang pananampalataya mo. Dahil ang Diyos hindi nagbabago, tao lang. Ang Diyos na nakilala mo at ang Diyos na nakilala ko ay pareho lang. He is the same God. And this God never changed. Tayo ang nagbabago sa Diyos natin. Now, babaguhin din ba natin ang Diyos dahil lang nagbago tayo? Si Juan Bautista, hindi siya binago at hindi sila nagbago. Nanindigan Juan ang pangalan niya at mananatili siya sa ganyan. Tonight, sa ikawalong gabi ng ating simbang gabi, ang hamon ko sa ating lahat, sana may ibahagi natin yung Jesus na nasa atin sa pamilya natin. Higit sa lahat sa inyo mga magulang, be responsible enough. Idudugtong ko na rin to, mga ninong at ninang. Alam ko na nagsimula na kayong magtago ngayon, kaya ayaw nyo pang umuwi ng Pilipinas. Di ba? Pero alam nyo po, ninong at ninang, ito yung malimit kong naririnig na reklamo dyan sa office ko at saka sa parish office. Bakit ba kailangan pa ang baptismal certificate at saka confirmation certificate ng ninong at ninang? Ay, ninong lang naman ako! Mga kapatid, yung batang yan ay pinabibinyagan ng musmus pala. Ikaw ang tumatayong pangalawang magulang ng batang yan. Pumapayag ang simbahan na binyagan ang batang yan sa pakiusap ng magulang na ituturo nila ang pananampalatayang Katoliko sa batang yan. Pananampalatayang Katoliko. Ngayon kung iba ang pananampalataya mo at ikaw maging ninong o ninang ng batang yan, anong pananampalataya ang ituturo mo sa batang yan? Magkakaroon na ng confusion ng bata. Kaya nire-require na dapat Katoliko ka. Tapos minsan, bakit kailangan pa yan? To prove na ikaw nga ay ganap na Katoliko. Kasi tingnan mo, ninong ka o ninang ka ng batang to.
binyagan ang batang ito. Ngayon, sunod nito, kukumpilan siya. Tapos ikaw hindi kumpilan, mauunahan ka pa ng inaanak mo, balang araw siya magtuturo sa'yo. Di ba? Be responsible. Ngayon, sana hindi lang regalo ang maibibigay natin sa mga inaanak natin. The best gift na maibibigay nyo sa mga inaanak nyo ay kung naipadamaan nyo sa Kanya na may Diyos sa buhay nyo at inailarapin mo ang batang ito sa Diyos. That is the best Christmas gift that you can give. Sasabihin ng mga bata ngayon, ito lang regalo ko. Ito lang panahon para ituro mo sa Kanya yung tama. Isa sa mga problema ngayon ng mga magulang ay ito. Spoiled ang mga bata ngayon. Noon, isang tingin lang ng magulang namin sa amin, didilatan lang kami, ay talagang sumusunod yung bata. Ngayon, titingnan ng bata yung nanay at tatay, didilatan, ay nanginginig yung tatay at saka nanay. Gusto ko ng iPhone 6S. Ah, sandali lang, sandali lang. Di ba? Mga magulang, magulang po kayo. Hindi kayo anak. Do not compromise your duty and responsibility. Dahil hindi nyo ipinangako yan sa mga anak nyo, ipinangako nyo yan sa Diyos nyo. Same with Elizabeth and Zacharias. They promised to their God that they have to take good care of the child as a gift being given and entrusted to them. That's why they became a responsible parent to the child. Hindi sila na-impluensyahan ng iba. Kaya nanindigan sila na ito ang pangalan ng bata. Hindi yan. Magulang, anak nyo yan, hindi yan anak ng iba. Huwag nyong ipaubaya sa iba. Be responsible. Tapos na po ako. Pinangalan ng Juan.